Higit 100 piso ang tinaas ng ilang Noche Buena items. Tataas pa raw yan habang papalapit ang Pasko. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Ngayon, kung ano lang yung kung kaya naming ubusin, yun na yun. Napa-real talk si Nanay Connie Sinon nang matanong sa ihahanda ng pamilya nila sa Noche Buena. Sa hirap raw ng buhay, saka na niya iisipin ang kanilang handa sa Pasko. Pag nagpasikat ka ngayon, dudumuging ka, nga, pagdating mo ng kinabukasan, nga, wala kang pera. Sa pag-ikot niya namin sa supermarket na ito sa Quezon City, tumaas na ang ilang presyo ng Noche Buena item at inaasahang madadagdagan pa daw yan 40 araw bago magpasko. Ang 700 ml ng isang patok na brand na mayonnaise, higit 100 pesos na ang itinaas kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Mula 219 pesos, aabot naman sa halos 240 ang isang brand ng cheese. Tumaas rin sa 18 pesos ang isang malaking lata ng fruit cocktail na umaabot sa halos 300 pesos. Higit 6 pesos naman ang iminahal ng isang brand ng elbow macaroni. Sa isang bahagyang tumaas ang presyo ng ham sa 4 piso ngayong taon. Ngayong buwan, nakatakdang ilabas ng DTI ang suggested retail price sa Noche Buena items. Ayon sa samahan ng mga supermarket, may nakaambang taas presyo rin sa iba pang bilihin habang papalapit ang Kapaskuhan. This November, there are 6 companies which have nagabiso na magtataas sila ng presyo, although most of them are non-essentials. Pero ito ang good news, ang lechon na bida tuwing Noche Buena, hindi pa tumataas ang presyo ngayon. 7,500 pesos hanggang 15,000 pesos pa rin ang isang buong lechon sa La Loma, depende sa laki. Pero asahan na unti-unting tataas ang presyo sa ikalawang linggo ng Disyembre. Nagtataas sila ng 500 pesos in every native pigs. Yung 21 onward, December 20, 1,500 bali, 3 beses na 500 dyan. Kung ang financial expert na si Vincent Trapisura ang tatanungin, iwasan ang sobra-sobrang handa sa Noche Buena. Ang goal talaga natin ay maging masaya buong taon, hindi lang tuwing Pasko at bagong taon. Dapat talaga ay unahin natin ang mga pangangailangan natin at magplano tayo ng maaga para hindi ubos biyaya. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. What's up mga kapatid? It's your sports tito Mike Reyes. At huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Alam nyo na ha? Peace and love.